Thank you.
Okay, mga kababayan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ang oras natin sa Pilipinas ay ganap ng alauna-7 ho ng hapon. Ayan, katanghalian, sobrang init, ano? Grabe, nakakapaso ho ang init dito sa Pilipinas. Alam mo, pag lumabas kayo, talagang masusunog ka talaga, sobrang init. Ngayon ho ay huling araw ng Abril. March 31, taong kasalukuyan. Kumusta ho kayo, Pilipinas? Luzon, Visayas, at Mindanao. Muli ho tayo nagbabalik sa live streaming. Ako po ang inyong host, Brothers Travelers, Brother Dan. Kumusta, kamusta, kamusta ho kayo? Binabati ko lahat ng ating mga kabayan sa iba't ibang panig po ng mundo. Isang mapagpalang umaga, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa lahat po ng mga OFW, mga bagong bayani ng ating bayan. And sa comment section ho natin, kumusta ho kayo? Ma'am Kalin, kay Ma'am Yuni, ayan, kamusta po kayo? Estalo, magandang hapon, Brothers Travelers, kumusta ho kayo? Maria Caranza, Greta, Maria Cecilia Malinaw, Junior Santos, Arnel Ibanez, Tessie Robeas, Ruby Herman, Aurelio Abelia, kamusta po? Arlene Magliari, Jen Gonzalez, konsulta. Kumusta ho kayo? JRM, Kate from Tokyo, kumusta po? Doomsday, kumusta? Ayan, kay Francisco Rabago, hala, bira mga kapatid, ha? Matuluyan, masibak, sibangag. Ayan. Nail, hello sir, ha? Kumusta po kayo, Ma'am Ram? Gabi, Gabe, sa Gerbach, ayan, mukhang sa Germany yata to, ano, mamayang, maayong hapon. Noemi, Akupanda. Lolit Dumaraos again. Ayan. Saan po? Ayan, Sir Dan. KOJC po yan. Ayan. And Esteban, Ma'am Rainbow. Ayan, kape. Ng Okra Kape. Sarap ng Okra Kape. Ha? Carmela Nana. Ayan. Okay. At sa lahat po ng mga bagong pasok, mega-mega love shoutout po sa inyong lahat. Ha? Edgar, yan na malapit na. Si Bangag. O, ito mga kababayan, ang ating pag-uusapan, video o bayan, politika o video, pulboron. Ako, maganda pag-uusapan natin ito. Pangalawa ho, ang ating unang pag-uusapan natin, ito pinakamatindi, ano? Ito, lumabas ho kayo lahat yung mga na-upload sa immigration. Kasi ho, may nakaabot po na sumbong sa atin diyan po sa immigration clerk. Kaya ho, aalamin ho natin yan. Ano ba talaga ang nangyari? Kahapon po, kausap ko po, kagabi, kausap ko rin po mga kabayan, yung in-upload, ano, dyan sa Clark Immigration. At nako, ano ba itong nangyayari dyan sa ating Pilipinas ngayon? O siya, unang pag-usapan na muna ho natin ito, ano ho, sa mga kabayan ho natin na-upload. Yung pong, alam mong pupunta ka na sa isang bansa, binigyan ka na ng visa ng embassy na pupuntahan mo, pagdating sa immigration, iipitin ka ng kapwa mo Pilipino. Ito ho dapat, Ma'am Tin Pamintuan, shout out ha. Baka may mga biktima ho kayo dyan, may mga kamag-anak kayo na yung mga na upload. Upload. Yung upload, sumakay pa rin upload. Ayan, yung mga upload natin dyan. Oh, yung mga hindi pinasakay. Ano ho? Ito nga mga kababayan. Oh, nandito po, makakasama natin ngayon pong tanghali. Ito pong si kabayan. Na ikukwento po kung ano po ang buong pangyayari, kung bakit sila inipit at nitong immigration clerk at hindi ho pinasakay kahapon. Ipapasukin na ho natin ang atin hong si kabayan, ilagay ho natin sa pangalang kabayan, ano po ang kanya pong identity. Ayusin lang ho natin. Ayan. Sir, nandiyan na po ba kayo, sir? Hello? Yes, hi. Hello, Tol. Ay, maganda, yes, maganda, kabayan. Magandang tanghali po dito sa Pilipinas, sir. Sir, tanong po namin, ano, pwede po malaman ng ating mga kababayan kung ano po ang nangyari
Diyan po sa mga kababayan natin na na-upload kahapon sa Clark Immigration Office. Ito, ganito to kasi. Ako kasi, member ako ng sa Facebook. I-type ninyo yung immigration offload. Immigration offload. Nandun lahat yung mga na-upload na mga kabayan natin na magusto lang mag-travel at mag-tour sa ibang bansa at mamasyal. Makita mo doon ang mga inahing ng ating mga kababayan na ano na ano saan sila pwedeng pumunta pag na-upload sila. Kawawa. Kawawa yung mga kababayan natin at ganun na ba? Ano ba? Hindi ko maipaliwanag ng paano. Paano yung mga kababayan natin na na-upload minatrato ng mga immigration. At ang gusto lang naman nila eh mag-tour. Mm-hmm. Saan ba sila lalapit? Sir, kabayan, tanong ko lang po. Ito pong dalawa pong nakausap natin kagabi. Ano yung, ito nga ho, hindi po nakasakay. Ano po daw kadahilanan, sir, kung bakit hindi po ipinasakay at na-upload po itong dalawang turista na kababayan natin papuntang Germany? Ano po ba ang rason po nila? Ano daw po ba ang bakit daw po sila hindi nakasakay sa aeroplano? Para para maliwanag po sa mga nanonood po natin at doon sa mga kababayan po natin na ang kwento nila. Ang kwento nila ganito. Pag ano daw ng immigration sa kanila, kung ano-ano na ang inaanap ng immigration sa May Clark. Mm-hmm. Tapos pag ano daw ng immigration sa kanila, modus kayo, sabi daw ng ganun. Ay, matindi yung mga immigration, modus daw. Ano yung kaya gusto ko, ano bang modus na ginawa nila, kasi nakwentuhan ko sila. Anong modus? Yun ang gusto ko malaman, anong modus. Kung ano-ano daw ang inanapan sa kanila, pero may visa sila. Inanapan daw sila ng kung ano-ano. Pawang pinower trip. Power trip yun na ang ganun na eh. Yung anapan ka ng lahat, kung yung wala sa'yo, yun na. Ang ibubuta sa'yo. Ang totoo, pinower trip ka na. Kahit anong ipakita mo, talagang hindi ka na pasasakayan. Ganyan ka loko ang mga immigration natin dyan sa My Club. Hindi naman siguro lahat, pero marami. Kaya ano kaya ang gagawin natin? Kabayan, pwede bang pakidetail natin dito kung kumpleto po ba ang dokumento ng ating mga kababayan, yung dalawang na-upload kahapon dyan sa Clark International Airport Cell? Kung may pagkakataon po ba na makausap din natin kahit na itago muna natin yung kanilang mga pangalan? Ito ang ating mga kababayan. Siguro pwede naman. Ako, kung sa kumpleto yung mga documents nila, pagkuha pa lang ng visa, uusisain ka na. Lahat ng requirements, iku-comply mo. Yun pa lang, pag binigyan ka ng visa, kumpleto ka ng requirements. Kasi pagkuha ng visa kasi sa bansang Europe, hindi mo naman madali, may requirements din sila. Pag hindi mo na comply yon, interviewin ka pa. Pag kulang yung requirements mo, hindi ka bibigyan ng visa. Kumpleto yung mga requirements nila. Kabayan, masingit lang po ako, no. Kagabi kausap po natin yung dalawa na biktima. Ngayon yata gusto yatang magparibok ulit at itatry nila yata na gusto pumunta, no, doon at papasama na ng media kasama tayo, ano. Ayon sa kwento kagabi, mga kababayan, sir, ano, yung yan, ano ko lang, ano, yung based doon sa interview ko po kagabi sa dalawang kababayan natin na babae, na kung saan ito po ay ipinresinta po nila yung kanila pong visa,
pinakita po yung kanilang plane ticket, balikan, meron na pong hotel na pupuntahan doon at may sapat na pera po sila para maging turista. Pero po, meron po ata silang pinapahanap na requirement. Hindi ko alam, ano, let me clear this, na parang hinahanapan sila ng sponsor dyan po sa pupuntahan nila. Yan po yung pagkakasabi ni Atty. Gagabe. Ang hindi ko maintindihan sa ating immigration officer. Pero sana kung sino man ang makakarinig na immigration lawyer sa atin dito, tama ba na tourist visa ka, aanapan ka ng sponsor visa? Sponsor sa bansang pupuntaan mo? Na kaya mo naman meron ka namang pera sa banko, meron ka naman lahat, hotel, back and forth, na kaya mo naman sponsorin yung ano mo? Sorry. Kaya mo namang sponsorin yung alis mo. Paano? Paano ka, ba't inaanapan ka ng sponsor? Okay. Sir, bali ang embassy po ang nagbigay ng visa, sir, iklaro lang po natin. Ano po bang bansa ito ang nagbigay sa kanila ng Germany. So kung ang Germany po ay kumbaga inallowed ka na ng Germany na pumunta ka sa Germany, ano? So lahat at napakahirap po kumuha ng visa. Lalong-lalo na pabalik-balik ka, magastos. Lahat at napakaselan po ng pagkuha ng visa sa para makapunta ka lang po, makatutok ka po sa ibang bansa. At pagdating mo sa immigration, bagamat kumpleto na po ang dokumento, bagamat kumpleto na tayo, sasabihin natin may ticket na ang balikan according to, sir, pwede po bang may forward sa akin yung ticket po? Takpan na lang natin yung mga pangalan po nung ipo-forward namin, ipo-forward ko sa iyo, sasabihin ko sa kanila ako lang yung pangalan, na yung okay lang na i-forward natin sa dito. Opo, para makita po natin na totoo merong nangyari, ano? Sige. Ano po kasi, sir? Sir, kabayan, ang nangyayari po sa atin dito, para bang kumpleto ka na, nagpakahirap ka na kumuha ng visa, pagdating po sa immigration, ano po, kung ano-ano pa nga hanapin ng immigration, hindi po ba dapat, sir, kapag kumpleto na ang yung dokumento at balikan, may plane ticket ka naman balikan at may pera kang budget at kaya mong gumas doon sa lugar na yon, hindi ba dapat sisiya sa atin na lang ng immigration yon? Bakit ano-ano pa yung sponsor na hinahanap nila? Bawal na ba tayong maging turista sa ibang bansa at magiging turista ka, kinakailangan magkaroon ka muna ng sponsor para makapag-tour ka sa kanila? Requirement po ba yan sa embassy? Yun din lang gusto kong katanungan sa isip ko, ba't pinapahirapan pa sa sariling bansa natin ang mga taong nagtutur? May batas na ba tayo na bawal mag-tour? Kung siguro may question dyan, siguro palagay ko, ang bansang pupuntaan mo, sila ang mag-usisa sa'yo. Pero yung sariling bansa mo, kasi na-i-comply mo na nga yung mga requirements eh. Sir, magsumiti ka ng mga requirements sa embassy. Tapos sir, binigyan ka ng visa, tapos ang masaklap na katotohanan, ang mismong bansa mo. Parang discrimination, na maliwanag na discrimination ito. Okay. Kaya nga sir, at tanong ko lang po sa lahat po ng mga turista na pumupunta doon. For example, ako gusto kong pumunta ng Japan. Kinakailangan po ba na kinakailangan may mag-sponsor sa akin para maging turista? Ibig kong sabihin, halimbawa, tayo rito, gusto nating mamasyal sa ibang bansa, may pera ka naman, pwede ka naman pumunta, may kapasidad ka. So, kinakailangan may mag-sponsor pa sa'yo para makapag-tour ka pa sa ibang bansa. Ganun po ba, sir? Yun ang pinapalabas ng immigration? Ang alam ako, ano ko lang ito, pananaw ko lang ito. Ang immigration, alam din nila, nagpa-power trip lang sila. Yun ang talagang totoo dyan. Power trip ang ginagawa nila sa mga kababayan natin.
dinidiscriminate nila ang mga kababayan kaya natin. Kaya ito kailangan makaabot po ito sa makabalik ulit ito kay Senator Chis Escudero at saka kay Senator Revilla. Maalala natin sir, binoljak na tong mga immigration na to. Ayun, di ba sir, naalala mo 'yon? Ano bang tumayo si Sir Bong Revilla at saka si Chis Escudero. Ang ganda ng paliwanag nila. Sobrang ganda. Kaya sana makarating sila. Makarating ito kina Sir Bong at saka kina Sir Escudero. At sa mga gentlemen natin nasa Senado diyan. So maliwanag po kasi para ang pumipigil po dito yung immigration na ng kung saan sila lilipad. Kaya nga tinatanong ko po kung meron po tayong naipasang batas po sa Pilipinas na kinakailangan kapag ka ikaw ay turista, kinakailangan mong sponsor muna o sariling gawa-gawa na lamang ng immigration yon. Kasi po, inahanapan ko po sa batas kung may batas po na nagsasabi na ito nga ang mga kamukha natin, gusto nating mag-tour sa ibang bansa, ano po sir, kabayan, kinakailangan pang kinakailangan meron kang sponsor. Ito po ba ay may batas po bang ganito? Sinabi ni Chis Escudero, di ba, tsaka ni Senator Revilla, kumpleto na ang mga dokumento, naghirap silang kumuha sa embassy, dapat isama, yun na lang ang tignan nila. Ano po ba nung nakikita niyong dahilan kung bakit na-upload itong mga to, sir, sa immigration? Yun din ang tanong na... Yun din ang tanong ko. Naguguluhan din ako. Hindi naman sa ano, hindi ko na alam kung ano yung, ba't ganyan ang bansa natin. Ewan ko lang ha. Yun din ang tanong ko. Bakit? May visa ka na. Hindi na, imposible naman na may visa ka tapos gaganunin ka pa. Parang binastos ka eh. Parang yung karapatan mong para mag-travel, sinikil sa'yo. So sir, meron kasing pahayag po si Senator Chis Escudero at si Senator Revilla tungkol po dito sa mga na-offload na to. Binoljak na nga po ito, ano? Ulitin ko, binoljak na po itong mga immigration na to. Ngayon, halimbawa sir, ito sa mga kapwa ng mga Pilipino na nandito dito. Halimbawa, gusto mong maging may pera ka, milyonaryo ka, may kakayahan ka. Gusto mong pumunta sa ibang bansa para mag-tour lang, ano? Wala ka namang kilala doon sa ibang bansa. Ano ho, na pwede mag-sponsor sa'yo. Ibig sabihin, bawal ka maging turista doon ho sa bansang pupuntahan mo kahit pinayagan ka na ng embahada nakapag-comply ka at nakakuha ka na requirement dyan sa mga embassy, sir? Napakahirap ipaliwanag nga yung ganyan. Only at the Philippines yata ang nangyayari dyan. Pag alam mo dito sa ibang bansa, pag ganyan, wini-welcome ka pa, bini-VIP ka kasi tourist ka nga eh. O ba't naman sa sariling bansa natin, dinidiscriminate ka, baliktad nga eh. Dapat ang yung ibang bansa ang gumagawa ng ginagawa nila. Okay. Sino si Amir Guevara? May pumasok sa atin dito na Amir Guevara. Ayos, sir, nandito po yung hindi na-offload. Papadikin natin, sir, ha? Ayan. Hello po, magandang umaga po. Itago lang natin mga mukha nila ano para di pag-initan ho ng immigration. Hello po, sir. Wala. Sir, yung proseso po ba ay ito po ba ay dumaan daw po ba sa travel agency? Kabayan? Dumaan siguro, dumaan yan. So dumaan po sila ng kasi travel agency. Kasi pag hindi dumaan sa travel agency, kasi pagkuha mo ng ticket at saka mga itinerary, travel agency ang mag-aayos niyan. Opo. So, klaro po na dumaan po sa agency, ano?
kasi hindi ka naman makakakuha ng ticket kung hindi ka dadaan sa agency, not unless bumili ka na sa sarili mong ticket. At saka yung day-to-day, at saka yung mga day-to-day mo, agency ang gagawa niyan. Kasi nga, magtutur kayo, agency yung mag-aayos ng mga ticket, day-to-day mo, yung bang ang araw na to, pupunta ka ng ganon. Okay. Kaya, sir, yun ang Opo. So, eto sir, inaabangan po natin yung ating kababayan at binigyan ko po ng link para siya po mismo. Sige, ayaw na daw umakyat. Okay. Hindi daw po sila aakyat. Ayaw daw pakita yung mukha. Okay. Okay lang po. Para sila mismo sir, ang tanungin natin kung ano ba ang nangyari, kung ano po yung... Boss Taki, dalawa lang po sila, dalawa po. Legit ba yung travel agency? Alamin po natin. I think hindi ka naman makakakuha kasi ang tanong lang po sa kanila, magkaibigan ba kayo? Babago lang yung magkaibigan. Paano kayo yun na ho ang mga ano, yun yung mga tanong daw po ata sa kanila, ano? At eto nga, kaya nga po ito, susubukan po nating kapanayamin ito pong mga na-upload kahapon. Nakapalit na kanina kabayan, no? Nakapalit na po kanina. So, sir, pwede po mahingi po yung ano, sir, yung okay. Sige, okay. Okay, may kausap lang ho. Sige ho. Okay. Ito nga mga kababayan, ito nga po na nangyayari ngayon dito. Ano? Napakahirap po mga kababayan ng kumuha ng visa diyan po sa embassy. Butas ng karayom ho ang pagdadaanan mo, ano ho, para ho, pinagbigyan ka na ng bansang pupuntahan mo. Ito ho, real talk tayo ha. Ito ho ha, pinagbigyan ka na ng bansang gusto mong puntahan, magturista ka, may ticket ka ng balikan, may hotel ka nang naghihintay doon, kung yung bansa nga yun, welcome ka na, pinapasok ka na, pero ho, pagdating po dito sa immigration, ano po, kasi ang human trafficking po kasi ganito, yan, ipaliliwanag po natin ang human trafficking. Yung human trafficking po na yan, ano ho, uulitin ko, ang human trafficking po na yan, nagre-recruit ka ng mga tao, inililipad mo sa ibang bansa na walang kulang-kulang ang dokumento at questionable ang mga dokumento. Pero kung dumaan ka sa embahada at ang embahada masusing sinuri ang dokumento mo, nilabasan kanila ng tourist visa. Again, uulitin ko ha, naglabas po sila ng tourist visa ang embahada. Saan papasok ang human trafficking? Hindi ba dapat ang mga question dyan ay yung imbahadang nagbibigay ng visa? Pero pagdating po dito sa immigration, ang sinasabi nila, kinakailangan mo daw na mayroong mag-sponsor. Yan po ang paliwanag po sa atin. Ngayon, ito ho, at tinatawagan ho natin ng pansin ang Bureau of Immigration. Actually, may papakita ho ko sa inyo rito. Ito, pakinggan ho ninyo ha. Meron ho tayong ipaparinig dito. Ito yung pambobolja ko ni Senator Chief Escudero. Pakinggan ho natin ito ha. Ito po yung nakaraan para alam po natin.
Bumalik na naman po yung ganitong sistema, bagamat ito po yung binoljack na ito sa Senado, pakinggan po natin ang pambuboljack po nila. Binisa sa Senado ang Bureau of Immigration kasunod ng nag-viral na insidente ng pasaherong na iwanan ng eroplano dahil sa dami ng tanong sa airport at hinanapan pa ng yearbook. Itinanggi naman yan ng inireklamong immigration officer. Nasa frontline ng balitan yan, si Elaine Fulgencio. Attorney Tansinko, alam naman natin yung napapabalita. Meron tayong mga overly enthusiastic immigration officers na kung ano-ano yung mga tinatanong, ano-ano yung mga dokumentong hinihingi. Ewan ko kung yung immigration officer na yon na pagtripan lang yung isang pasahero, kaya hiningan ng yearbook o graduation photos. Ridiculous. So, ito, kamukha nito. Ito, ha? Kung ano-ano yung hinihingi doon ho sa immigration, kamukha ho to, ano, ginisa na po sila before nang wala pa rin kadala-dala. Ano? Ngayon ho, hindi ko alam, ano, ba't hindi sinasabi, ito ang logic, ano ho, hindi naman sinasabi ho ng embahada ng Germany, o bago kita bigyan ng visa, kinakailangan may sponsor ka muna doon sa lugar na pupuntahan mo. Nakukuha po ninyo, yung pong pagbibigay ng visa ng immigration, ito ha, ulitin ko po, yung pagbibigay po ng visa ng immigration, hindi naman po sinasabi ng embahada kung saan ka kukuha ng visa na requirement yun sa bansang yun na kinakailangan kasama yun para bigyan ka ng visa na magkaroon ka ng sponsorship doon sa bansang pupuntahan mo bilang turista. Nakukuha po ninyo. Pero pagdating po sa atin dito, hindi na nga kinwestiyon po ng embahada ng Germany, pero dito mga kabayan, etong mga taga-immigration, sila ho ang naghahanap ng butas. Dapat pala mga kabayan, bakit dapat ang gawin ng immigration, tanungin po ang embahada na nagbigay ng visa. Hindi ho ba tama? Dapat po, ito yung pinag-uusapan ho natin dito mga kabayan. Ang tanong ho dito, kapag na-tourist ka, binigyan ka na ng tourist visa ng bansang pupuntahin mo, kinakailangan pa ng sponsor, hindi nga naghanap ng ano, yung bansa pinuntahan mo ron, hindi nga naghanap ng sponsorship eh. Ang Pilipino, yung nasa immigration, sila naghahanap ng sponsorship. O kayo ho ngayon ang humusga, mayroon ho bang mali? May mali po ba mga kababayan? Nakukuha po niyo, ibig ko sabihin. Ang unang-unang magsasabi kung ano ang requirement para makapasok ka doon sa bansang yun, yun mismo ang pinagkukuhanan po natin ng visa. Ngayon, na-comply mo na lahat yung dapat mong i-comply doon. Ang purpose mo ay magiging turista ka lang. Ha? Pagdating mo sa immigration, katakot-takot na question ho ang inaabot. Oh. Kaya ho, tinatawagan ko ng pansin yun pong immigration sa clerk. Ah, sir. Oh, nandito na po ang ating nandito na. Bago na lang po natin sa pangalang teka. May nakaltaw na pangalan eh. Nandito na po at papasukin ho natin sila. Ano, papasukin na po natin dito. Ito po yung mga na-upload. Hello ma'am. Hello po. Magandang tanghali po ma'am. Ma'am, ano po ba ang... Ay, nawala naman siya. Hello ma'am. Wait lang po. Ayan. Okay na po. Okay na po. Loud and clear po.
Ma'am, pwede po bang pakisalaysay po sa atin dito kung ano po talaga ang nangyari kahapon at anong oras po nangyari ito at saan po nangyari ito, ma'am? Bali po dun po siya sa ano sa Clark na iya po. Clark International Airport dito po sa opo. Pampanga. Tama po ba ako? Opo. Opo. Ma'am, pwede po mong pakidetalye po sa amin dito, pakikwento po kung ano po ang nangyari po nung kayo po ay pumunta na po sa immigration diyan po sa Clark Field, Pampanga. Kasi po sir, di na interview na po kami sa unang step namin doon sa immigration. Bale, yung isa, kinuha po yung isang ano namin, yung pass namin na pa Dubai. Bali, ang iniwang po sa amin pass is yung papuntang ano, Germany. Inano po kami, parang pinapunta po kami sa second boot na ano na mag-i-interview sa amin kasi pina-fill up po kami ng mga details namin doon kung saan kami pupunta, ganun, anong gagawin namin, magkano yung pera namin, ganun-ganun po. Tapos noon, una po na-interview kasi yung kaibigan ko dahil siya po yung unang tinawag. Pagkatapos noon, sumunod na po ako. Bali, magkatabi lang po kaming dalawa. Nung tinatanong na po yung tungkol sa pagpunta namin at pag-alis namin, okay naman po. Tapos nung pagdating po na sinabi po nila na sinong kasama mo, sabi ko po yung kaibigan ko po, tinuro ko po siya sa kabila kung ano, sa likod ko po kasi magkaanuhan po kaming dalawa magkatabi. Bigla lang po silang lang question na ganun. Sabi niya, ilang taon na kayo magkaibigan, ganun-ganun. Sabi ko, pa 5 years na po kasi nagkakilala po kami 2019. Ganun-ganun po. Tapos, bigla pong sinabi na wala pa po kayong history ng travel na magkasama kayo. Sabi ko, wala po. Ito po yung first time namin kasi pinagplanuhan po namin. Sabi kong ganun. Tapos, nung nalaman nilang wala kaming history ng travel na kaming dalawa, although nagbabanding naman po kami dito sa Manila, lumalabas-labas po kami, gusto nilang mangyari na meron kaming history ng travel sa ibang bansa na kunwari like Singapore, ganun-ganun po. Bakit daw Europe pa daw yung una naming pinagplanuhan na pupuntahan? Sabi ko, sumagot ako, ano naman pong problema kung Europe kasi pinagplanuhan po namin yan, pinaghandaan po namin, pinag-ipunan po namin. Sabi ko, ganun po. Bigla po niya sinabi na, ay naku, wala kayong maluloko dito, style na yan. Sabihin mo sa mga nagpapaalis sa inyo na ano na tigil-tigilan na nila yan. Sabi ko, ma'am, wala po kong nagpapaalis sa amin. Sarili po namin ito. Gastos po namin ito. Nakita niyo po yung address na kinuha na namin ng ticket sa agency, ng itinerary namin. Lahat po yan kami po ang gumastos. Hindi, wala po kaming agent na nagpapaalis na ganun kasi magtuturis lang po kami at back and forth po yung ticket namin. Sabi kong ganun. Sabi ko na, nabisahan nga po kami, na-aprobahan nga po kami ng visa. Sabi kong ganyan. So, ibig sabihin nun, open kami para mag-tourist kami dun sa lugar nila kasi binisahan po kami. Tapos pinapakita po namin yung proof of ano namin na may ITR kami, may business permit kami, may mayor's permit kami. Ayaw po nila i-accept kasi ano daw po, modus daw, ganyan-ganyan daw po. Sabi ko, ba't wala na po ba kaming karapatan na umalis ng Pilipinas at mag-tour sa ibang bansa? Kasingit lang po. Nakuha niyo po ba yung pangalan nung nagsabi sa inyo na kayo po ay modus? Baka itanggi na naman po yan kamukha nung ginawa po nung nakaraan na investigasyon sa Senado. Ano? Nakuha niyo po ba yung pangalan nung nagsasabing modus po ka daw kayo? Sir, wala po silang nakalagay na pangalan sa jacket nila kasi naka-jacket po sila. Tapos nung binalikan ko po siya, yung nag-interview sa akin babae, ang tagal niya po magsabi sa akin about sa pangalan niya. Hindi niya po sinabi yung pangalan niya, basta sinabi lang po niya, tanggiling ma'am, gumanon lang po siya. Sabi ko, hindi, ibigay mo yung pangalan mo ka ako. Ayaw niya po ibigay hanggang sa pinalabas na po kami nung guard. Ma'am, may sinabi po sa pangalan na tanggiling, pero kilala po namin yung itsura niya. Okay. Ma'am, tanong ko lang po ito. Dumaan po ba kayo sa travel agency? Travel agency po? Opo. Meron nga po kami, yun nga po, may ticket kami, itinerary po kami. Kami po nagpaano noon, nag-asikaso, ganun. Ito po ba, ma'am, ayun po bang visa nyo ay tinatawag na Shenzhen visa po ba, ma'am? Germany po.
Germany ang Opo. Germany lang pupuntahan nila kasi may may nagpapatanong po sa atin dito. Pakitanong sir Dan kung Schengen visa siya o at Germany lang pupuntahan niya. Ayan po. So Germany po lang talaga pupuntahan po. Po. O Germany po. So sa madaling salita po ma'am, ano-ano yung hinahanap po sa inyo ngayon para daw po kayo makalipad na? Sir, may pinakita naman po kami ng proof of income, kaso doon sila nag-focus na sa kaming dalawa na magkaibigan kasi ang pinopoint niya bakit kaibigan ko daw ang kasama ko, hindi ang pamilya ko, hindi ang boyfriend ko, ganun. Sabi ko, pinagplanuhan nga po namin to ng kaibigan ko. Sabi niya, napaka-imposible, bago lang kayo magkaibigan, magpaplano kayo at Europe pa. Ginanun po kami. Sabi ko, why not? Ay, may pera po, kami. Ma'am, hawak niyo po ba yung visa niyo ngayon? Yung visa po ninyo, hawak po niyo? Sabi po niyo. Pwede pakibasa po kung ano po daw yung pangalan ng yung visa niyo. Kung ito ay Schengen visa, kung ano po ba yung nakalagay doon? Hindi po sa Schengen visa, sir. Ano po siya? Sagit lang. Germany po siya. Germany. So, okay. Germany lang po kayo. Okay. Magtutur po talaga kami ng Germany. Okay. So, Germany. Ang binigay pong visa sa inyo ng embahada is sa Germany. Opo, sa Germany po. Okay. So, ano po ngayon, ma'am, tanong ko lang po, ano po yung hinihingi po sa inyo ng immigration? Kasi parang may hinihingi daw po atas inyong mga requirement para makaalis po kayo. Ang hinihingi po, sir, nila sponsor. Ba't po kami magpapa-sponsor? May pera nga po kami. Ang ibig nyo sabihin, naghahanap po sila na mag-i-sponsor po sa inyo doon sa bansang Opo. Pupuntahan po ninyo. Tama po ba ako? Opo, papaalisin, sabi nila kagabi, papaalisin namin, makakaalis kayo kung maipipresent ko itong mga requirements na ito kung may sponsor kayo or may visa, may working visa. Sabi ko, working visa, magtuturist nga kami. Sabi kong ganun. Ibig sabihin po nito, ma'am, yung pong binigay po sa inyong ng embahada ng Germany is tourist visa, inallowed na kayong pumunta, pero pagdating po ba dyan sa immigration, hinahanapan po kayo ng working visa at sponsor. Tama po ba ako? Opo, either sa sponsor daw or working visa. Sabi ko, nagtataka ko, bakit kami kukuha ng sponsor? Gumastos na kami nito, may visa na kami, may visa na kami sa Germany na aprobahan na kami. Ba't kami kukuha ng working permit? Hindi naman kami magtatrabaho doon kasi may balikan kaming ticket. Yun, klaro. Kasi ang binigay po sa inyo ay sa tourist visa, pero po itong ating mga kababayan sa immigration, pinipilit po nila na kumuha po kayo ng working visa baga magbinigyan na po kayo ng tourist visa ng embahada. Ayan. Opo. Tapos, hindi po namin nagustuhan na i-discriminate kami na modus nyo na yan, style na yan. Parang ganun. Tapos hindi na kami pinagsasalita na sila na lang po yung nagsasalita para binabarabara na po kami. Sabi niya, hindi na kayo makakaalis. Sige na, umuwi na kayo. Ginanun po kami. Kilala niyo po ba yung mga itsura ng mga nagsalita po na ganun na para bang nagkaroon ng discrimination? Opo, okay. Kilala po namin sa itsura nila, pero yung babaeng nag-interview po sa akin, binansagan niya nga na salita na tanggiling daw siya. Sabi ko, hindi ako naniniwala kasi nagtawanan po sila nung lalaki. Okay, nangitian dapat ito, matruan ang leksyon itong mga to. Dapat ito, kasi meron naman po kayong tourist visa, hanapan pa kayo ng working visa. Ano ba naman yan? Opo, kung hindi po working visa, dapat sponsor. Do, sabi ko, ba't kami magpapa-sponsor? Naanuan nga namin, may pera nga kami. Nakakuha nga po kami ng visa, ng tourist visa. Ba't kami magpapa-sponsor? Ma'am, another question, ma'am. Tanong ko lang po, para maklaro po natin sa ating mga nanonood ngayon at malamang napapanood na rin po tayo ng immigration ngayon. Panawagan ko rin sa Department of Justice kay Boying Remulla, Secretary Boying Remulla, yung mga bata mo dyan sa immigration, paki-check lang,
Ma'am, ito yung katanungan ko, ma'am. Dumaan po ba talaga kayo sa travel agency? Ano po ba daw agency ito? Sa ano po, sugar, ano po? Saglit lang po. Sa Sugars Travel and Tour, sir, sa may BGC po. Sa may BGC, okay. So, mukhang hindi ka naman masasabing illegal recruiter ka kasi unang-una, dumaan kayo sa tamang proseso at meron nga kayong tourist visa. Opo, sir, gumastos na rin po kami, sir, eh. Okay. So, ganun po pala ang nangyari dyan. Okay. So, ano po ang sabi ngayon, ma'am, ng, kasi kagabi kausap po ang abogado po ninyo. So, ano po ang advice po sa inyo, ma'am, ng abogado po ninyo dito po sa ginawa sa inyo ng mga taga-immigration? Sir, mag-aantay na lang daw po ng ano, bukas po hanggang Martes. And nagwe-wait din po kami ng ano, ng update. Pero siyempre, ang inaano namin, ang inaalala na namin, gumastos na kami dito tapos yung visa namin hanggang April 8 na lang, tapos hindi pa kami pinaano, o paano po yung ginastos po namin, di ba? Babayaran namin sa kanila kasi sila na rin lang bigay sa amin ng ganito eh. Mm-hmm. Ng problema ng ganito eh. Ano po ang sabi ng travel agency po niyo, ma'am? When it comes dito po nga sa ano, ano po ang plano po ng travel agency po ninyo? Pwede nilang i-revoke yung ticket namin. Ang pinoproblema po namin is pag nandyan na naman po kami sa immigration, ano na naman po kaya yung magiging plan nila sa amin? Kasi since in-upload po kami kahapon. Yun. Pwede po nilang i-revoke. So, okay. So, sige ma'am, at aantabayan lang po namin kayo at tututukan po natin itong problemang ito. Sabi ko nga po, willing po akong pumunta dyan sa Clark, ano po, International Airport, para samahan po namin kayo at para po mantabayanan po namin kayo at si attorney yata mukhang tutuluyan po yata itong mga immigration ito na umiipit po sa inyo, umiipit sa inyo. Yan po ang pagkakaalam ko, parang tutuluyan po yata itong mga immigration. Ma'am, kamusta naman po ang kalagayan niyo po ngayon, ma'am? Ano po ang kalagayan po ninyo? At balita ko may natrauma daw po. Ano po, sir? Kamusta naman po yung kalagayan po ninyo, ma'am? At kasi para nabaltaan ko na may umiiyak na dahil na-stress, na-trauma. Totoo po ba na-stress, to? Na-stress, sir. Kasi nga, sir, ginisa po siya nung nag-i-interview sa kanya. As in, ginisa siya. Tapos may time po na hinahanapan siya ng yung nirenew na DTI. Pinakita naman po niya. Pero gusto pong mangyari, kukunin yung cellphone. Ba't po niya kukunin yung cellphone ng kaibigan ko? Eh, may pinakita naman po siyang renew ng DTI niya. Mm-hmm. Doon po siya na trauma kasi inano na po siya eh. Ginisa na po siya doon sa loob eh. Naririnig ko din po na naku, wala kayong maluloko rito. Mga ano kayo, mga bogus kayo, mga ganun, mga modus nyo. Sabihin nyo sa nagpapaalis sa inyo, mga agent nyo. Paano kami magpapa-agent, sir? Eh, magtuturo nga po kami. Opo. So, tutukan po natin to, ma'am. Mami, tawagan ko po liga after po ng interview sa inyo. Willing po ba kayo na ma-interview pa sa ibang media, ma'am, ng mga mainstream media kung sakasakali? Okay lang po, sir. Para ma-aware din po kasi yung iba na sobra naman po kasi yung discrimination na na ginawa sa amin na parang tingin nila wala kaming pang-tour, wala kaming pera. Eh, gumastos na po kami talaga, sir, eh. Talagang pinagandaan namin ito ng ilang buwan. Inayos namin yung mga permit namin, lahat ng requirements, na-aprubahan kami sa visa, bakit sila hindi po nila maano yun na nakita naman nila nabisahan kami. Dapat nga yung visa nga po, di ba, ang pinaka ano dyan, pinaka mahigpit sa visa embassy. Visa at saka yung pocket money. Opo, may pocket money rin kami, sir. Nausap ko po kagabi yung pong abogado at saka po kayo. Dapat kahapon po yung ilipad po ninyo, ano, dahil po kayo ay na-upload nga po at idilog po nyo sa amin dito. At yung pong mga requirements po na hinihingi sa inyo is working visa. Although, binigyan na kayo ng visa, na tourist visa, nang pupuntahan po yung bansa. Pero hinahanap pa rin kayo ng working visa ng immigration. Eh, hindi po or kayo, pinakita niyo po yung visa po ninyo. Pa? Pinakita niyo po ba yung visa niyo? Nabasa po ba na meron na kayong visa? No?
na tourist visa, bakit nahanapan kayo ng working visa? Ganito kasi sir, na, nakita po nila may visa po kami, no? Ang sabi nila, hindi kami convinced na magtutur kayo ng kaibigan mo. Sabi ang ganyan, bigyan nyo kami ng dalawang A or B na option dyan, kung alin dyan ang ipapasa nyo, sponsor or working visa. Sabi ko, ba't kami kukuha ng working visa at ba't namin ipapasa sa'yo yung sponsor? Eh, kaya naman namin mag-tour na kami-kami lang. Ba't kami kukuha ng sponsor? Ba't kami kukuha ng working visa? Hindi naman kami magkatrabaho doon. Mag-tour kami. Yun po, ito, maliwanag po na yun po ang na kaya na-upload kayo dahil binibigyan kayo ng option either working visa or sponsor. Ibig sabihin po nito, pag pala pupunta ka ng ibang bansa, kinakailangan, kung halimbawa may pera ka, may kakayahan kang mamasyal sa Germany, pumunta ka sa iba't ibang bansa, so kinakailangan pala may magiging sponsor pa pala. Yun pala opo, yung ganun kailangan. Opo, ganun po yung gusto nila mangyari. Hindi po ba kailangan na kaya namin sponsoran ng sarili namin para makapag-tour kami, sir? Di ba? Parang unfair naman po. Para may discrimination, ano? Discrimination sige po, tutukan na po talaga, po sir. Ito. Opo, magtutukan po natin itong kasi nagtataka ako, uulitin ko po, ano, meron ka ng visa galing po sa imbahada pupuntahan mo, pero po ang pumipigil sa dito, po. Sa immigration, Pilipino. Para sa akin, ma'am, tanong ko lang po, hindi ba tinanong sa inyo ng nagbibigay ng visa sa inyo sa imbahada ng Germany, kinakailangan may sponsor kayo doon sa pupuntahan po ninyo para makakuha po kayo ng visa? Sir, hindi naman po kailangan kasi napasa naman po namin yung mga tamang requirements na nakita nila na required kami na makakuha kami ng visa. Kaya napasa namin lahat, sir, lahat yun. Kaya nga po kami nagkaroon ng visa kasi nakita nila na okay yung mga docs namin. Yun. Sa immigration lang po talaga yung nangyari. Na discrimination na kami na porket magkaibigan kami. Ano ba, sir? Hindi ba pwedeng magkaibigan na magtutur, di ba? Yung nga po, nagtataka po namin dito. O nga po eh. Kaya nga po nagtataka ako, meron ng working visa, ba't hinahanap? Doon ako na medyo nawindang po kagabi. Dito sa pag-uusap po natin, may working visa na meron pa kayong tourist visa, bakit pinako-convert nila ng working visa? Itong, at saka sponsor daw. At sponsor pa. Meron naman po kayong balikan ticket, tama po ba ako? Balikan na po yung ticket. Meron naman, po, no? Sir. Meron po. Balikan may accommodation po, hotel na po kayo sa pupuntahan nyo. Po? Meron na po kayong accommodation sa hotel. Meron, sir. Kompleto po na nyo. Po. Meron po, sir. Kompleto po yan. Ticket, balikan, tapos hotel po namin. Tsaka, sir, bakit nila iku-question na okay. May kakayahan ba kayong mag-tour? Meron, kasi may pera kami. Kaya nga kami nakapagpabook ng ticket, nakakuha ng visa, naaprubahan kami ng visa. Paano kami mag-ano kung wala kaming budget? Kami lang naman, sir. Gusto lang din namin mag-tour, mag-explore sa ibang bansa. Bakit? Parang ang unfair naman na kapwa Pilipino mo, parang inaano ka, dinidiscriminate ka talaga nila na hindi mo kaya. Parang dinadown ka nila na hindi mo kayang mag-tour sa ganito. Although okay, kaya na, namin. Sabi nga ni Senator Palpo, okay. Ma'am, ganito po yan, ano? Actually, nag-sabi na rin si Senator Tulpo dyan. Sabi niya, inaproban na ng pupuntahan yung bansa. Hindi niyo na problema yan. Dapat ang natitignan niyo dyan, kung binawalan silang pumunta doon sa bansa. Kasi hodang anong opo. Gawin nila doon, sila na magkakakaso sa bansa pupuntahan nila. Hindi na natin jurisdiction yun. Hindi na natin kasalanan yun. Tama po ba ako? Opo. Eh, kaso na-aprobahan yung visa namin, sir, eh. Opo, may inaproba na po kayo ng Germany, ano? Oo. So, anyway, ma'am, thank you very much for your time, ano, Hota. Asikasuhin natin to, actionan ho natin ito. I will call, tatawagan ko po kung mabibigay sa akin ng immigration, tawagan ko po siya mamaya after ho ng live. Alamin ko po kung bakit po kayo iniipit-ipit ng ganito. Ano po, para bigyan po ng linaw ang lahat po ng inyong mga katanungan. May visa na po kayo ng working visa, hanapan pa kayo ng working visa o sponsor. Okay. Sabi nga,
Hindi eh para sa akin ho eh dapat po ang mangong question diyan eh ang yung bansang pupuntahan niyo hindi po yung dito sa ano dito ho sa immigration dapat si immigration dapat ang titingnan niyan eh ano lang o kompleto ba ang dokumento niyo binigyan ba kayo ng basbas na makapasok doon sa bansa na yan eh ito ho at saka pangalawa may return ticket po kayo balikan di ba may return ticket kayo di ba? Yes sir, may balikan kami April 30 po, ay March 30 to April 8 po. Eh ang ano po namin, paano po yun sir, di ba? Ang visa namin sa Germany hanggang April 8 na lang po. Mhm. Apo. Ay alamin po natin 'yan, tatamalaman po natin at idudulog po natin kung ano hanggang sa hanggang saan ang aabutin po natin na tulong i aabutin po natin ito. Hindi po talaga binigay ma'am yung mga pangalan nung tinanong po ninyo, yung mga pangalan po ng mga taga-immigration. Sir, yung sa babae po nag-ano sa akin, tanggiling lang po yung ano niya, sinabi niya, pero sir kasi wala talaga silang nameplate sa ano nila dahil naka-jacket sila na black, wala silang nakalagay na name tag sa ano nila. Tinitignan namin kahapon sir, wala po talagang nakalagay. Kaya nilapitan ko siya. Kahit na may ini-interview pa po siya, sir, sabi ko, ano nga po bang pangalan niyo, ma'am? Ang tagal niya pong magsalita, ang tagal niya pong mag-isip, tapos nagtitinginan po sila ng lalaki na, ano, na naglalakad-lakad doon. Kasi doon ako mismo nagtanong eh. Sabi niya, ma'am, ano pong kailangan niyo? Sabi ko, hindi, tatanungin ko lang yung pangalan nung nag-interview sa akin. Tapos binulungan niya po siya, yung babae na nag-interview sa akin. Tapos bago niya sabihin yung tanggilin, napakatagal niya pong sabihin kung ano po yung pangalan niya. Tanggilin. Hindi niya po sinabi yung pangalan niya. Mm-hmm. Okay. Pero so, again, last question ko lang yung pong inyong pong agency check niyo po ba yung agency kung legal po yung ahensya na pinagkuhanan po niyo ng ticket? Oo, sir, legal po ito. Legal, okay. So walang illegal recruitment na nangyari dahil legal po yung agency. At willing naman po ba yung agency na paribok po kayo kung sakasakali? Again, ulitin ko lang ulit. Irerebook na nga po, sir. Kaso ang ano namin, ang iniisip namin, pag narebook na po yung ticket, di ba irerebook po nila? Pagdating namin dun sa immigration, baka ganun na naman po yung gawin sa amin. Okay. Since na-upload okay, sige. Kami kahapon. Maraming salamat, ma'am. Ha? Opo. Sige po, asikasuhin natin to. Pagkatapos po ito, mamaya tawagan ko po kayo. At itatry kong tawagan po ang immigration para po alamin ko po kung bakit meron naman po kayong tourist visa ba't kinakailangan pa kayong pakuhanan ng working visa. At para maklaro po natin to, wanin po natin ang panig po ng mga taga-immigration kung makikipag-coordinate po sila sa atin at ma-interview po natin. Ano, ma'am? Ma'am, thank you very much, kabayan natay. Kaya ano, maraming salamat po. Opo, maraming salamat po, ma'am, sa inyong pong oras. Ayan. Kabayan, nandiyan ka pa ba, kabayan? Kabayan, nandito pa ako. Hello, kabayan. Hello. Hello. Okay. So, kabayan, yung immigration number wala pa sa akin. Baka pwedeng i-forward sa akin yung number ng immigration. Hello, Dinig. Ito ba yung number ng immigration? Immigration sa Clark po ba? Ay, talaga, nakuha ko. Sige, tawagan ko ho mamaya. But itong immigration, para malaman ho natin. Ano ho? So, kabayan, ano po plano ngayon ng ating mga kabayan dyan? Na, yun nga ho, yung mga nabibigit na upload. Hello, Dinig ba? Dinig? Sir Warren? Hello? Hello po? Hello? Opo, opo. Di, wala yata. Hello? Narinig ko kayo, sir. Narinig ko kayo. Ayun. Narinig ko po kayo. Go ahead. Yan, ito lang, nakakalungkot lang ang traumang na nangyari sa mga ating mga kabayan. Na sobrang trauma yan. Hindi naman sa ano yung, alam ba yung winelcome ka na sa bansa, binigyan ka na nga ng visa ng bansang pupuntaan mo. Napakahirap kumuha ng bansa sa lalo na sa Schengen country. Yan kasi ang matinatawag na Schengen country, part of Schengen country. Schengen country kasi as a 27 Schengen country. Kasama yung Germany,
Italy, Spain, Switzerland. 27 country yan. Para sa kaalaman ng ating mga kabayan. Ngayon, itong sa mga immigration natin, pag may visa, siguro pwede lecturein yung mga yan eh. Pag may visa ka, huwag kang mag-anap ng, pag tourist visa yung tao, huwag mong anapan ng sponsor. At huwag mong anapan ng working visa. Kasi nga, may visa sila na tourist visa. Inumply nga nila yung mga requirements. Pag alam mo ba, pag kumuha ka ng Schengen visa, alam nyo ba ang requirements? Ubod ng IRAP. Inumply nga nila yon, kaya sila pumasa na binigyan sila ng visa ng Schengen country, Germany. Germany is a part of Schengen country para sa kaalaman ng mga kabayan natin. Ah, ano lang, manawagan lang tayo sa mga kabayan natin na pag tourist visa ka, huwag mong anapan ng sponsor yung taong magnagtuturist at saka working visa. Kasi nga, nakakuha siya ng visa. Pag nakakuha ka ng visa, kinumply mo doon yung bank statement mo, bank certificate mo, na may kakayaan kang mag-travel at balikang ticket. Kung wala kang balikang ticket doon, hindi ka bibigyan ng visa. Kung wala kang bank statement doon, hindi ka rin bibigyan ng visa. Yun lang naman ang requirements doon sa pagkuha ng visa ng Schengen country. Okay. Ngayon, kung aanapan mo ng ganun yung mga ang kabayan natin, power trip na yon. Discrimination na yon. Marami po kasi ang mga nagtatanong, marami po kasi yung nangyayari sa akin ngayon, ano? Ito nga pong nangyayari ngayon sa Pilipinas, na nagpapakahirap pa nga kumuha ng visa, talagang lahat ng requirements na hiningi po ng bansang pupuntahan mo, ibinigay mo at na-aproban ka, ang masaklap dito, pag aalis ka na at alam mo makakalipad ka na, haharangin ka ng immigration dahil nagdududa lang sila. At marami power trip ka. Hindi kasi isa different story between the TNT, yung tago ng tago sa ibang bansa. Isa different story between the may ano ka na eh. Binigyan ka na ng laya ng imbahada ng bansa pupuntahan mo, may ticket ka na, balikan, meron ka ng hotel, magtuturista ka doon. Pero ang ginawa sa iyo, pinagdudahan ka, hiningan ka nila ng working visa. Para ba sinasabi po nila na mali po yung embahada na binigyan kayo ng tourist visa? Para sinasabi ng immigration, ito kami ang tama. Kami ang tama dito. Mali yung embahada na nagbigay sa inyo ng permit. Parang ganun po tama, ba? Tama ka diyan, Sir Dan. Tama ka diyan. Tama ka. Pinower trip nila yung mga tao. Sa mga tuwirin, pinower trip nila yung mga tao, diniscriminate nila yung mga tao. Pero ang bansang kinuha na nila ng visa, welcome na nga sila, kaya binigyan na sila ng visa. Inusisa yung lahat ng mga documents na pinasa ng tao para mag-apply ng visa. Pero bagsak sa immigration yan. Dapat pala, pag ganyan, huwag ka nang mag-apply ng visa. Mag-apply ka muna sa immigration natin. Para po ba sinasabi nila na ganito. Iba yung ruling namin dito, hindi nila hino-honor yung bansang pupuntahan mo, sila may sarili silang batas diyan sa immigration. Yun. Na sinasabi nila walang kwenta po yung pagkukuha natin ng visa kinakailangan, yung kapangyarihan po nila doon sa immigration, yung para na masusunod. Eh mas maganda pala bago tayo, eto advice ko lang kung ganyan pala gusto po nila, bago pala dapat kayo lumipat, pumunta muna kayo sa immigration, huwag kayo pupunta sa embassy. Then tanongin huli nyo ano yung mga requirement na kailangan nila. Baliktad na po ngayon. Baliktad natin. Eh bago pa ba yung mga kababayan natin na gustong pumunta, magturista, eh bago po pala kayo pumunta doon at kasi baliktad na nangyayari eh. No? Ang ibig ko sabihin baliktad na nangyayari. Karamihan kasi ang way po natin para inuunat po natin yung pagkuha ng visa.
Pag nakakuha na tayo ng visa, inaproban tayo, pupunta tayo sa immigration. Sa madaling salita po, para pong baligtarin natin. O kinakailangan, pumunta ka muna sa immigration. Paano po ba ang way ng pagtuturis kung makakuha na ako ng visa? Parang ganun ho ang nangyayari, baliktad na. Kasi nagiging walang kwenta yung visa ninyo, yung pagkuha nyo ng visa as a tourist, pagka sa immigration, i-reject din mo pala. Tama po ba ako, sir? Tama, tama. Ang dapat mag-apply muna tayo sa immigration bago tayo mag-apply ng visa. Mag-apply muna tayo sa immigration ng kung paaalisin tayo. Kasi sayang naman yung tao na yung ginastos ng tao eh. O dapat po sabihin po ng immigration 'yan. Kasi para tayong niloloko na lang po dito, para tayong pinapaikot-ikot lang. So dapat i-announce po 'yan, sabihin, o bago kayo kumuha ng ano, bibigyan namin kayo ng requirement kami sa immigration. Ito requirement niyo kung magiging magtuturist visa kayo. Dapat pala nauuna pala yung immigration na magbigay kaysa naman yung masusurpresa ka, alam mo paalis ka na, pagdating sa immigration, doon ka pa lang i-interviewin. Ayun, at tama, hindi ka pa pala makakaalis. Paano naman yung ginastos ng tao, yung tromang binigay nila? Alam mo ba sa immigration, ililituin ka. Lilituin ka. Siyempre, minsan pag tensyonado ka na, para bang aanapan ka ng mali? Ganyan ang mga immigration. Kaya, panawagan kaya lang sa mga... Kaya marami po yung... Panawagan lang sa mga otoridad natin, alam ko sa may immigration dyan, sa mga siguro meron pa naman na tayo ng mga kabayan ng mga straight lang dyan na mababait pa sa may immigration. Sana naman maawa naman kayo sa mga kabayan natin. Hindi naman sa wag naman sana. Only at the Philippines talaga, sa mga nakakaano yung bansa natin. Mm-hmm. So, sige po sir. Maraming salamat sir, kabayan, sa pagbibigay po niyo ng oras dito po sa ating munting tahanan, no, sa Brothers Travelers. At asahan niyo, tututukan po natin ito pong problemang ito dyan sa immigration. Sir, again, maraming salamat po. Alam ko, late na yata dyan, ano, madaling araw pa yata dyan sa inyo. Maraming sa pagbuhay po kayo, sir. At okay. God bless po, kabayan. God bless. Okay. Thank you. Okay po. Okay, mga kababayan, ayan ho, narinig ho natin ang ito nga po mga kababayan, parang magsisilbing aral ho ito sa atin. Para ang datingan ho kasi dito, kinakailangan mauuna muna tayo pumunta sa immigration. Alamin natin ang requirements kung halimbawa ikaw magtutor. O di ba? Para bang dapat kami mauna sa immigration. Kasi ho, nasusurprise na lang ho yung mga kababayan natin pagamat meron na approved na ho sa basta pupunta mo, pagpupunta ka ron, parang susugal ka pa na, oy, hindi ka makakasakay, oy, makakasakay ka. Parang ganun ang datingan. So, ang datingan dito, pinakamaganda siguro, para wala ho silang maibutas, bumunta na ho kayo sa immigration. Kung ganyan ho ang patakaran ho nila, baligtarin ho natin. Kasi ho, pagdating ho doon, para kayong tumaya ng sugal eh. Pwedeng manalo, pwedeng matalo. Pwede manalo, the way na makakalipad ka. Kapag ka hindi ka pinayagan ng immigration, bagsak ka. Ngayon, yung pinag-uusapan about TNT, yung nagtatago, hindi na ho problema yan ng ano, hindi na problema ng problema na ho nung nagbigay ng visa yon. Makukulong sila doon. Hindi na ho natin problema. Ang pinag-uusapan dito, yung problema po nandito, kung pinayagan na ng bansa nila, makapag-turista, well, wala na problema. Di ba? Hindi naman po yung visa pinag-uusapan. Ang sabi ho dito, yung tungkol doon sa tourist visa, pinag-uusapan dito na natin, pinag-uusapan ngayon mga kabayan, ay patungkol po sa requirement na dalawa, option A at saka option B. Yung option A, yun nga po, yun pong... sponsor. Ngayon, kailangan ba sponsor ka na doon sa bansa pupuntahan mo? O kaya naman, working visa. Ibig sabihin, yung pong
yung pong tourist visa, walang kwenta sa immigration kapag ka, ano pang kwenta ng pagkuha mo ng working visa kung hindi rin i-honor ng immigration? Anong silbi na nagpapakapagod ang Pilipino pupunta sa embahada, pipila, magsasayang ng oras, magbabayad, gagastos. Pagdating na, nung nakuha mo, tuwang-tuwa ka na, may visa ka na, aalis ka na. Pagdating dito, yung palang kinuha mo doon sa embahada na visa, reject sa kanila. Nakukuha po ninyo. Kaya po ito kinaklaro ko po sa inyo para ho malaman po nating lahat mga kababayan kung ano talaga ang nangyayari sa Pilipinas. Baka may mga kamag-anak kayo na na-upload, hindi ho nakalipad, hindi na-upload, hindi nakapunta. Ibig sabihin, yung pinagpaguran mo, yung pagkatagal-tagal na visa na kinukuha mo, yung pupalang visa diyan sa mga bansa, mga embahada, walang kwenta, dinidishonor ng immigration. Bakit ka pa kukuha? Dapat pala kumuha ka ng requirement sa immigration. Mauna ka kumuha ng requirement. Sir, magtuturista ako, na ba requirement? Immigration. Ibibigay nila, kailangan mo itong mga to. Pilapan mo. Doon ka pala mag-uumpisa na mag-fill up. Di mo ba yan ang totoo? Yan ang realidad. Ano ba requirement mo, immigration? Ito. Dito na ako mag-uumpisa. 1, 2, 3, 4, 5. Na-comply ko lahat ito. Hindi ka na pwedeng paalis, ipigilan ng immigration. Bakit? Sila mismo nagbigay ng requirement, kinumply mo, tapos, huwag kang usapan. Ganyan ho ang nangyayari ngayon. Mauuna muna sa immigration. Kasi ito, ulitin ko, pag nauna ka sa visa, susugal ka ngayon doon, whether manalo o matalo ka. Sa Clark po nangyari yan, kahapon po, na-upload. Kung yan po ay patakaran po at batas po ng immigration, kung nasa kanila po yan, dapat ipinapaalam po sa lahat ng mga agency. Yung mga agency na nagbubuking ng tourist, di ba? Dapat ipinapaalam ng immigration, para ho secret deal eh. Dapat ilabas po nila sa page ng immigration. Ano ba requirement ng pagka ikaw turista? Napahaba itong ano ko. Teka lang ha. Ayan. Ito lang naman yung requirement to ng immigration, no? Passport, photograph, appointment letter from a carrier confirmation page, birth certificate, adoption certification applicable, marriage certificate, divorce. Ito lang naman yung requirement le. Punta tayo sa travel. Ito, binabasa ko na huwag sa immigration nila, ito, mga requirement. Nako. Tutukan mo natin yan, mga kabayan. Grabe. So ito nga mga kababayan, ito pag-usapan na ho natin, itong pangalawang paksa ho natin. Medyo napahaba ho tayo sa paksa ng immigration. Ito pag-usapan ho natin, matindi ho ito. Bidyo o bayan, politika o bidyo o bayan. Politiko o bidyo, pulboron. Ito ho ang magandang pag-usapan natin mga kababayan. Matagal na ho pinag-uusapan yang video na pulburon video na yan. Nakakatakot at nakakapangamba ang mga ibinibigay na impormasyon sa akin dito
sapagkat may mga ayan, may mga dumating na naman na panibagong kagamitan at sundalong Amerikano sa Subic. Yes, ano ba pinaghahandaan natin? Bakit pinapalimutan na tayo ng mga sundalo ng kano? Busit na video na yan. Bakit pinapatagal pa? Ilabas na kasi. Kaya nga itong tanong ko eh. Video o bayan? Politika o video? Sa pulboron. Kasi yun, dalawa ko ang papaliwanag ko dyan. Pasensya na ha. Wala akong gustong sirain dito. Gusto ko lang kong ipaliwanag sa taong bayan. Ano ba tong video o bayan? Kasi yun, yung video na yan, kung yung video na yan ay naghihintay tayo ng kapalit. Ano ho? Kapalit. Nababayaran ako para ilabas ko to. Bebenta ko tong video ito. Kikita ako. Kaya ngayon, iniipit-ipit ko. Ano? Eh, pwedeng ganun. Kung totoo yung video. Nawawala na ho yung para sa bayan. Kasi alam nyo, bomba ho yung video na yun eh. Napakalaking bomba yan. Tingin ko, kung totoo ho yung video na yan, ako hindi ko sinasabing hindi totoo ha. Hindi ko sinasabing totoo to kasi hindi pa nakikita. Kung totoo yan, naku po, ginto ho yan. Na pwedeng magsira sa pagiging presidente ho, ha? Oh, ni Makoy Jr. Okay. Kaya, video o bayan? Naghihintay ba ng bayan sa video na yan para ilabas? O sadyang walang video o may video? O talagang pinapatagal lang para ho magkaroon ng excitement ang tao para panoorin tayo ng panoorin, kakaabang dyan sa video na yan. Pangalawa ho, yung tinatawag na politiko o politika o video. Ay, kasi kinakailangan masakto natin na dalawang taon itong si Kuting mawala para si Inday Sara umupo ng apat na taon at makatakbo pa siya ng anim na taon. Politika na ho yan, kaya ilalabas ho yung video. Mali na ho yun. Kasi ho, ang target mo pala doon, politika na. Hindi na ho kapakanan ng taong bayan ang nasa iyo. Kaya kung ako may hawak ng video, hindi ko naisipin yung sino ang susunod na presidente. Ang kapakanan nito, baka mahuli ang lahat. Oh, sabi ko nga ho, India nag-deployed na 10,000 sa boundary nila. Pilipinas nagdi-deployed na ho ng mga sundalo at ito pinirmahan pa ni Kuting. Ano pinirmahan ni Kuting? Yung bagong ginawa niyang batas. Batas ba 'to? Under presidential decree. Oh, teka lang, basahin natin. Itong si Bangag. Hindi masamang ipaglaban natin ang ating katubigan. Hindi ho natin na hindi masama yan. Pero yan po ba ang importante sa lahat, yung soberantiya? Hindi naman po, hindi natin tinatanggi na ilalaban po natin ang sariling atin. Pero yan ba ang solusyon ng kahirapan ng Pilipinas? Ayan. Oh, ito ho ha. Basahin ko lang ho ito. Ang sabi nito, news update, nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos ni Kuting Jr. Ang Executive Order Number 57 na layong palakasin ang Philippine Maritime Security at Maritime Domain Awareness ng mga Pilipino sa gitnang patuloy na pag-agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Strengthening the community maritime security and domain with this. So ito mga kabayan, ito ho ba, ito pinapakita ho ni Kuting na to. Yan po ba ay makakatulong sa sambahay ng Pilipino? O, marami na ho nagtatanong kung totoo ang video. Kasi alam nyo bakit? Hindi ko alam kung tungkol sa video na yan. Ako, hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala. Hindi ako sinasabing naniniwala ako. Uulitin ko. Hindi ko sinasabing naniniwala ako sa video na yan. Hindi ko rin sinasabing hindi ako naniniwala. Kasi ho, pwedeng totoo, pwedeng hindi.
Ngayon, kung halimbawa lang, ano ba ang silbi ng video na yan? Kung nagkaroon na ho ng deklara ng bombahan sa China at Pilipinas. Dahil nakukonvert ho tayo sa West Philippine Sea Territory. Ginagalit ho ng administrasyon ngayon ang sambayan ng Pilipino na mag-alab ang kanilang damdamin para ho magalit ng magalit ang Pilipino sa mga inject. Nakuha nyo, pinupuspo ang Pilipino eh. O nakukuha nyo, sa pamamagitan ho ng pagdadala ng mahinang barko, kunyari pinapakita, inaabuso tayo ng China. O diba? So, pinapakita na, sige, pagpatuloy mo yung ginagawa mong yan para makitang inaabuso ka ng buong mundo para yung mga kaalyado mo tutulong sa iyo pumunta rito. Nagse-self-pity po ngayon ang Pilipinas sa pamamagitan po ng pasinin nyo, susunod na araw, magpapadala naman yan, yung barkong kakarang-karang na naman ang dadalhin ho doon. O, di ba? Talaga ho yung barko na yan, ang dami natin magagandang sasakyan na pwede magamit, pumunta roon. Pero yan, yung pangit na bulok na barko na yan, ano, yung dinadala doon. Bakit? Pinampapain po yan para magmukhang kawawa ho tayo pag binomba ng tubig ng China. Para lalong galitin po ang mga Pilipino, lalong galitin po mga kababayan, yun pong ating mga karating na bansa na nakikaalyado sa atin dito. Pero ang totoong kwento, sino ho ba ang magiging apekto rito? Ang magiging apektado ho rito mga kababayan, walang iba kung hindi po yung mga mamayang Pilipino. Maniwala ho kayo sa akin. Bakit? Kapag ba nakuha natin ang sovereignty ng dagat, bumababa ang bigas? Bakit? Kapag ipanalo natin yung West Philippines na yan, mawawala na kahirapan sa Pilipinas? Pag ipanalo po natin ang West Philippines na yan, matatanggal ang kurakot sa Pilipinas? Hindi po. Huwag kayong maniwala dyan. Niloloko lang po tayo. Pinapaikot lang po tayo. Ang totoong sakit po ng Pilipinas, hindi po ang West Philippine Sea. Ang totoong sakit po ng Pilipinas, mga kababayan, korupsyon sa mga nakaupo sa gobyerno. Yan po ang totoo. Tanggapin po natin. O, kung walang kurakot, mapupunta ang pera sa tamang paglalagyan, wala pong maghihirap. O, kaya nga yung iba, tinatamad na ho magsaka. O, pagkatapos ho lang tinamad magsaka, anong mangyayari? Ayoko na, ibebenta ko na itong lupang ito. O, naghihintay na ho yung mga Camellia Homes. Gawin na natin subdivision! Nakukuha po ninyo? O, kaya ho tayo, paubos na ng paubos. Yung ating taniman na palay, kasi ho, may nakaabang hong buhaya na andang gawin ho, mga kababayan, ng mga taniman palay na yan, ay magiging subdivision, isa subdivide na yan, pagtatayuan na ho ng negosyo ho nila. Yan ho ang totoo. Kahit po sabihin natin, akala mo, ang tatapang ano? O, maka-Pilipino ako, laban ako sa China. Tanong, tatanggal ba ang korupsyon? Hindi po. Lalong lumala ang korupsyon. O, imbis na tutukan po nila yung panloob na problema, dinadriver po ang usapan ngayon sa West Philippines. Bakit? Dalawang bagay. Pinag-aalab ho ang damdamin ng bawat Pilipino para ho labanan po natin, sumama tayo sa krusada laban po sa China. Pangalawa ho, pwede tayong maduwag. Bakit? Imbis na ho ang pagtuunan ng pansin, ay yung hong mahinang nilalang na presidente na mahina ho sa foreign policy. Nasaan ho ngayon ang tuon ng pansin? Tingnan nyo mga mainstream media. Nakatutok lahat ho sila sa West Philippine Sea. Pero tingnan ho ninyo mainstream media. Ayaw ho nilang pag-usapan ang korupsyon sa gobyerno. Papaisip ka. Kayo na ho bahala mag-isip dyan. Tanging ang tumapik lang po niyan mga kabayan, ang maisog at ang SMNI. Nakukuha po ninyo.
Tanging ang laban sa maisog ang kailangan po natin mula nung magsalita po si Tatay Digong sa SMNI, sa gikan sa masa, para sa masa, na sinasabi niya, the most corrupt Congress. Ayun na, pinag-initan na po. Ah, tinira na ho sa kaso. Nung nagtanong si Ka Eric Celis kung totoo ba yung 1.8 billion, sinabi ho nila, binaliktad la kwento, hindi ka nagtatanong, nag-aakusa ka. Oo. Bawal ho tanongin ngayon kung totoo po ba ang budget, kasi hindi naman po nila lalabas ang budget eh. Mula sa lahat, mula kitang baluslos hanggang sa mga sa majority leader hanggang sa minority leader sa mababang kapulungan, hindi po nila ilalabas yan. So anong dapat natin gawin? Tanungin natin. Pag tinanong mo naman, ipapatawag ka, sasabihin, fake news ka. Ayaw mo nilang kalkalin ho yung kanila sariling tahanan, yung baho nila. O, eto, kamukha nito. Asan ba ito? Lintik, o, bumili na naman ako ng ano, ng earphone dito. O, ito ha, Lenovo pa ito ha. Ayan, natatak, Lenovo pa o. Lenovo. O, nung makita ko, natatak. Nasaan ba? Nakita ko na rin eh. Ayan o, made in China. O, ayan o, natatak, made in China, Lenovo. Bumili ako dito sa ano, ayan o. O, ito, headset ito, wireless. O. Puro tatakuno, China na naman. O, ayan, no? Nakakapasok sa Pilipinas. No, di ba? Kaya ho, yun hong mga lutang, parang awa nyo na ho. Ano ho, gumising na kayo. Sa administrasyong ito, kapag ka kinausap ka, kapag ka nagtanong ka, ano ho, eh, kita ninyo naman, ho? Permit na nga lang ng maisog, iniipit-ipit pa't ayaw humbigyan ng permit ang maisog. Ang maisog ho natin, ayaw humbigyan ng permit. Bakit? Ano kinakatakot nila? Prayer rally ho ito na may kasamang paglalabaso at paghahayag ng saloobin ng taong bayan. O, sabi nila, taspad mo nga, made in Japan. Ay, made in China. Lahat ng may gadget na against sa China, media, itapon ninyo sa lahat. Tama. Martes sulit, shoutout ha. Virgil Malonzo, Doomsday. Ayan. Kaya mga kabayan, sama-sama ho tayo. Ha? Huwag ho tayong titigil. Huwag ho tayong mawawalan ng pag-asa. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Ha? Habang may boses ho tayo, ilaban po natin. Ano, nung panahon po mga kababayan, nung 1986, ang naging tanggulan po, kaya po kumalat po at napatalsik si Makoy Senior, eh dahil po sa Radyo Veritas. Nung panahon po ni Erap Estrada, sinakyan po ng media, pinakita na dumarami ng tao sa EDSA. Oh, kaya napatalsik po itong si Erap at naupo po itong si Gloria. Sa panahon po natin ngayon, hindi po natin hawak at hindi natin itong mga mainstream media wala. Kaya po maaasahan niyo lang po ngayon na maghahayag at ng katotohanan ito po mga social media. Suportahan po natin ito, hindi po tayo titigil, laban kasama ang bayan. Ayan po sila ka Eric, Dr. Loring. Suportahan po natin ang labang ito. Ito po ay hindi po anti-government, but we are anti-in the corrupt in the government. Nilalabanan po natin yung mga corrupt sa gobyerno. Hindi po tayo anti-government, but we are anti the corrupt in the government. Yung po mga corrupt sa gobyerno, nilalabanan po natin. Hindi po yung mismong gobyerno. Kung maganda ginagawa, disuporta po natin. Diba? Kaya mga kabayan, huwag kalimutan mag-like, mag-share, at mag-subscribe dito po sa YouTube channel. Wala pang date rally natin kabalin, Maria Teresa Dizon. So far po, ang sabi po sa atin dito, inaabangan pa po yung pong ating permit ng maisog. Mayor Bautista again ng Malolos, Bulacan, sir. Panawagan po namin, bigyan nyo na kami ng permit dyan. At nang marinig ng taong bayan kung ano po ang saloobin ng taong bayan.
Again, Mayor Bautista ng Malolos, Bulacan, sir, baka naman, mabigyan nyo na kami ng permit dyan sa Laban kasama ang Maiso. Tandaan po natin, Duterte lang ang sakalam. Duterte lang ang nakapagpabago sa ating lipunan. Sabi ko nga ho, pinakita ko kahapon, mantakin ho ninyo mga kababayan. Yung 7 namatay, human rights. Yung 331, hindi nakita ng human rights. Yung 7 na namatay against drugs dyan po sa Davao, nakita agad ni human rights. Yung 331 ng 2023, hindi nakikita ni human rights. O, basta Duterte, usapan, maliwanag ang mata ho ninyo. Pero pagdating ho sa administrasyon, ano ho, lumalabo ang inyong mata, lumalabo din ang inyong pandinig. Ano ho ba yan? Shout out to ha, Gabi Sugar Batch, ayan ba yun the third? Rico Antonio, ayan ha. Tuloy-tuloy, di pa po ba matutuloy yung maisog sa Malolos, Bulacan, sir? Inaabangan po natin. At malalaman po natin dito sa Brothers Sabiners. Again, pasamantala naman po ako magpapaalam mga kabayan, ang oras sa Pilipinas ay ganap ng alas 2:33 po ng hapon. Muli, ako po ang inyong host, Brothers Sabiners. Brother Dan, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumangkilik at sumubaybay sa Brothers Sabiners. At mamayang gabi ho, live po tayo sa DWOK 107.9, ang Big Was Station. Don't forget to like, share, and subscribe. At sa April 2, sa SMNA ho tayo, tutukan ho natin ang mga banateros. Ako po ang inyong host, Brothers Fabulous, Brother Dan. Maraming salamat po, and always God bless, and always God bless. Mabuhay po kayo. Shukran.